tinungo namin ang isa sa mga kilalang Aita Village dito sa lalawigan ng Bataan. Ang liblib na dakong ito ay nasasakop ng bayan ng Morong. Noong unang dumating dito ang iglesia, andyan yung mga kamag-anak namin, mismong lumapit dito. Ako pa ang chieftain noon. Gusto ko nga kako yung ganyan, para naman mabago yung estilo ng buhay. Sa edisyong ito ng Paninindigan ay samahan nyo kami rito sa pamayanan ng Kanawan, kung saan naninirahan ng daan-daan ng mga katutubo. Alamin natin ano ba ang mga naging pagbabago nang sila'y umanib sa Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nararating ng malalaking sasakyan. Ito yung Hanging Bridge. Mula sa Hanging Bridge, mahigit sa 30 minuto kaming naglakad para marating ang sentro ng Sitio Kanawan. Dito namin nakilala ang isa sa mga grupo ng katutubong Aita. Basta dito sa loob ng ancestral domain ng aming area, kami ho yung magbukon. Yung magbukon dito, nasa mga 30 mahigit na pamilya. Tapos yung unat naman dito, nasa 30 din. Pero sumusunod sila sa patakaran ng magbukon. Bilang mga dayo po, katulad ko dito sa Sitio Kanawan, ay okay naman po yung mga kulot makisama. Halos magkakamag-anak, parang magkakamag-anak na rin po eh, kasi yung mga bata, ang tawag sa'yo anda, kahit di ka kaano-ano, tawag sa'yo lola. Kung dati-rati ay palipat-lipat ang tirahan ng mga katutubo, subalit dumating ang panahon na pinili ng marami na dito na mamalagi. Naobserbahan ko po yung mga katutubong nagpirmi na rito, 1980s po. Pinagbutuhan po ng mga magiging kapitan dito na magpisang-pisang po. Ang pinagkaisahan po dito nga po, maging baryo itong Kanawan. Namirmin na po talaga sila rito sa baryo ng Kanawan. Lumalayo lang po sila, nagtatayo silang kubo sa mga kayakaingin at nagtatanim po sila ng mga katulad ng gabi, kamuting kahoy, yung kakain, makakain po nila. Bumabalik din po sila sa baryo. Maraming produkto ang kanilang ibinababa, tulad ng mga pananim ni Nanay Lota. Ang hanap buhay ko po ay yung magtanim po ng mga kamuti, saging, gabi, at saka mga kamuting baging. Maaan na po, dinadala po namin ng bayan, binibinta po namin. Yung pong kinikita po namin, sumasapat naman po. Pagka marami pong dinadalang kalakal sa bayan. Masaya nilang ibinahagi, nakasabay ng paglipas ng panahon. Unti-unting nawala ang diskriminasyon. Maayos naman po ang pakikitungo ng mga tao sa amin. Pag bumababa po ako sa bayan, normal po. Lalo po kung nagdadala ako ng mga paninda. Nung bata pa po ako, yung pag umuwi po kami sa bayan, binubuli po kami. Inaano kami ng aita, aita, aita. Kaya po noon, takot po kami bumaba ng bayan kasi noon binubuli po ang mga kulot. Ay pero po ngayon, palibasat kumbaga sa ano, sanay na po yung mga kulot sa mga unat, nakikisabay na rin po kami sa uso. Kung ikukumpara sa mga nagdaang taon, malaki na ang makikitang pag-unlad ng pamayanang ito. Nagsimula pong pag-unlad ng Kanawan nung nagkaroon na po kaming Hanging Bridge. Ngayon po, simentado na po ang daan namin. Bagamat hindi po nararating ng talagang malalaking sasakyan. Ngayon po ang Kanawan, mayroon na pong center, mayroon na pong plaza po na tinatawag nila. May school na po. Sa school pa lang ay mayroon na silang K-12 na dati nagsimula lang sa 3 kwarto. Patuloy ring dumarami ang mga kabataang nag-aaral, katulad ni Micaela na dito na nakapagtapos ng elementarya. Ito ko rin pong mabago po yung kung ano pong yung pamumuhay namin ngayon po.
kaya po nagpatuloy ako sa pag-aaral. Nung nag-high school po ako mula nung grade 7 po hanggang nung nag-grade 11 po ako, nagka-order po ako. Nag-top 1 po ako sa klase po. Pangarap ko pong kumuha ng accountancy para po makatulong din po ako sa pamilya ko. Matupad ko po yung pangarap ko. Dito sa Kanawan, yung edukasyon, yun ang ipinapamahagi at minumulat namin doon sa mga kapatid naming mga katutubo rito. At dahil sa programa ng pamahalaan, nabigyan ng matatag na hanap buhay ang maraming katutubo, katulad ni Jimmy at Rading. Ang trabaho po namin sa SBMA, sa law enforcement, nagtatrabaho po ako sa procedure po sa security. Nagpapatrolyo po kami si Jungle. Ayon sa kanila, ang isa sa mga nakatulong ng malaki sa magandang pagbabago ng mga residente ay nang sila ay magabayan sa kanilang espiritual na pamumuhay. Nung unang dumating dito ang iglesia, andyan yung mga kamag-anak namin, mismong lumapit dito. Ako pa ang chieftain noon. Gusto ko nga ako yung ganyan, para naman mabago yung estilo ng buhay. Nung pa, kilala ko na ng ang iglesia ng Kristo ay matulungin. Ay pag nagmi-mission sila, hindi yung sapilitan, yung pangangaral na mahinahon talaga. Magkakaibang kinagis ng relihiyon ng mga taga rito sa Kanawan. Ang kinamulatan ko pong relihiyon yung Katoliko po. Ang religion ko po noon ay Protestante. Bunagi po. Ngayon may mga pinisan po ko roon na iglesia na po. Lagi nila ako pinuputan sa bahay. May umakit po rito ng mga nagdudoktrina na po. Hanggang sa dinoktrinahan po. Marinig ko yung pangangaral ng iglesia. Naantig po yung aking damdamin. Nung makinig ako ng dalawang beses, napaiyak na po ako nung pangalawa. Kasi po sa sobrang saya, itinanim ko po sa aking isipan na ang tanging daan lang pala ay ang iglesia. Sa kanilang pakikinig sa mga aral ng Diyos, hindi maiwasang maikumpara ito sa kanilang dating kinaanibang relihiyon. Ang nagustuhan ko po sa iglesia ay wala po sa ibang relihiyon po. Dahil na sa ibang relihiyon, babasa rin po sila ng Biblia. Isang basa lang tapos salita na sila, iba-iba na sinasabi. Ay noong nakinig po kami sa iglesia ni Kristo, yung lahat ng sagot po nang galing po sa Biblia, binabasa po ng ministro. Naintindihan ko po ang tunay na Diyos ang Ama na dapat sambahin. Ginamitan niya kami ng Biblia. Pero lahat ng pagtuturo niya sa Biblia, naunawaan ko. Sa pagsisimula rito ng Iglesia ni Kristo, matindi ang kanilang sakripisyo sa tuwing dadalo ng mga pagsamba. Nung wala pang kapanya po rin sa Kanawan at umisyan po sa mabayo po ako nagsumasamba. Malayo po ang pinagsasambahan namin doon pa po sa Pag-asa. Wala po kami pamasahin noong naglalakad po kami. Halos inaabot po kami ng gabi. Lalakarin po namin ng 2 oras mula po dito. Yung pababa, wala pong ganong masakyan. Wala pang ganong tricycle, wala pang ganong single. Maglalakad talaga, obligadong maglakad kung talagang gusto mong sumamba. Ang ginagawa po namin, maaga po maalis na po kami rito. Tapos sa gabi po, pagkayari namin sumamba, lalo na kung may ulan, nagtitiis po kaming umakyat dito, naglalakad pabunta rito. Pagkapaakyat po, ang talagang yung talagang tunay na lakad na, nasa 2 oras at 45 minutos. Kahit po malayo po ang pagsasambahan ko, papatuloy pa rin po ako. Sapagkat yun ang ginampanan kong tungkulin. Yun ang tungkulin na binigay sa akin ng Diyos. Paglingkuran ko po siya. Buong puso ko pong pinaglilingkuran ng Diyos at masayang-masaya po ako. Masayang-masaya po ako at wala nang kapantay pang kasiyahan ko. Dahil ang sinasamba ko ay tunay na Diyos.
Madalas po kaming magpanata at manalangin kami mag-aanak na sana nga po magkaroon nga po ng bahay-sambahan po rito. Ang sabi nga ng asawa ko, sana po ama magkaroon naman po ng kapilya po rito sa Kanawan. Pagkalipas ng isang taon, noong 2015 ay isang pansamantalang kapilya ang ipinatayo sa dahong ito. Yung dati po naming kapilya dito nagsimula po, pawid lang po siya. Una, malit lang po, yero din po, kaya maganda may upuan din po. Hindi nagtagal, pinasimula na ang pagitindig ng mas malaking dako ng pagsamba. Noong pong sinisimula na po itong aming kapilya, natuwang-tuwa na po kami, naghahakot po kami ng mga materyales, yung kaya po namin. Sa liblib na dakong ito, nakita nila ang paninindigan ng mga nasa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department na matapos ang proyekto. Laking pasasalamat po namin sa mga construction. Ay noon pong nakikita po namin sila nagbubuhat ng mabigat ng mga materyales, naawa din po kami sa kanila. Sa halip na pong sasakyan ng magbuhat ng mga materyales, palbas at hindi pa pumarating ng sasakyan tong amin, talagang sila na po ang nagsasakripisyo magbuhat ng mga materyales. Dahil sinakripisyo nila ang paghahakot dito niyan. Ang hirap talaga, sakit ako. Dahil sila ay lubog halos sa pawis. Talagang mahirap. Mahirap po yung pagsalunga. Ay mula po hanggang bridge talagang pinipingga-pingga po nila, pinapasan. Kasi po yung lugar po namin na ito nun, hindi pa po siya masyadong ano po yung transportation niya dito. Tapos binubuhat-buhat lang po nila yung mga ano, kaya po matindi po talaga yung effort na ginawa po nila, yung mga naggawa po ng bahay-sambahay. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, noong 2017 ay isinagawa ang unang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa bagong dako ng pagsamba. Malaki po ang tulong sa amin yun. Ilang hakbang lang po ng paa namin, mararating na po namin ang kapilya. Malaki pong biyayang ibinigay po sa amin dito sa lugar ng Kanawan. Kaya minamahal po namin ang aming bahay-sambahan. Inaalagaan po namin, nililinis. Masaya po kami, nagkaroon po kami ng magandang sambahan. Salamat. Kapilyang aming pagsasambahan. Andito na po, hindi na po kami lalakad ng malayong-malayo. Kasi andito na po, salamat. Maraming salamat. Dininig ang aming panalangin sa iyo. Papasalamat nga kami na nakagawa ng maganda na sambahan po. Kahit nasa ganitong nasa liblib kami ng bundok, masaya po kami na sinabi namin kay Ka Eduardo Manalo na maraming salamat na hindi po kami kinakalimutan. Talagang biyaya po talagang malaki. Kung hindi nang dahil sa Diyos, hindi kami mapagtayo ng kapilya. At malaking pasasalamat ko po yan sa gitna ng kabundukan na ito ay naipagpatayo kami ng ganitong pananambahan. Malaki pong pagpapasalamat namin sa Ama kahit nasa ganito kaming lugar, hindi kami pinapabayaan. Talagang damang-dama po namin ang paglingap. Talagang masasabi mo na napakapalad po namin bilang Iglesia ni Cristo. Nararamdaman namin ang pagmamahal. Abala man sa kanilang mga pamumuhay sa araw-araw, namamalagi nilang prioridad ang mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Choir member si Micaela, diakono si kapatid na Jimmy at Rading, at diakonesa naman si kapatid na Lota. Pagdating naman po sa pagsamba, talagang nagtatalaga kami. Kung noon nasa baba, puro sakripisyo ginagawa namin, nagmaglakad, ginagampanan namin ang tungkulin namin, ako, diakonesa. Yung pakayang halos kapitbahay mo na lang ang kapilya, hindi ka baga sasamba sa ganun, hindi ka baga matutuwa sa ganun. Eh, lalong-lalo po namin pagsisikapan. Sabi nga namin, lalo namin papakamahalin ang pagka-Iglesia po namin. At tulad ng mga kaanib sa Iglesia sa iba't ibang dako, sa kanilang pagdalo ng pagsamba at pagtupad ng tungkulin sa Iglesia, may mga pagkakataong nakararanas sila ng mga pagsubok. Talagang pag nasa Iglesia ka po, talagang marami po talagang pag-uusig na nangyayari. Hindi lamang yung mga
kasama ko sa trabaho, mga kumpare ko rin noon. Nung araw na ako naging inuusig, bakit daw ako pumasok sa iglesia? Kung misa nga po, niyayaya ko ng mga kasama ko, pista. Pasensya na kayo mga pare, sabi ko. Nung ako hindi po iglesia, malaya ninyo akong iyayin kahit saan tayo nag-iinom. Alam naman yun iyayin ka ako, kahit saan. Pero ngayon, orana ako, ako sa akin yan. Kasi hindi naman pangkalangitan niya, kundi pang kalangit kalayawan. Ayon sa mga residente, sa kanilang pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Nung barangay captain ako, marami talagang nagiinom. Ako man na ito, nagiinom din eh. Kaya lamang, nung mag-iglesia, napalas. Ay dito po, ang mga tao po rito sa lugar ng Kanawan, mahilig po sila sa mga inom, sugal, at saka sa mga kalayawan po talaga. Madaling makapagbagong buhay kahit na anong ugali mo, mababago po. Kaya nga po, nagpapasalamat nga po ako dahil nawala sa akin lahat yung bisyo sa dati. Napapabayaan ko yung pamilya ko. Ngayong iglesia ni Kristo na ako, marami na talaga nabago sa buhay namin. Talagang mapakasaya. Nung makita ng pamilya ko na wala na akong bisyo, wala na ako ni ano kayo, wala na. Inalis ko na po yung dati kong bisyo. Nung tinawag po ako ng Panginoon, inalis ko po yun. Sabi ng misis ko, kahit hindi mo ako tawagin, sasama ko sa'yo. Kasi nakita niya yung bisa ng salita ng Diyos. Kaya po, hindi ko man sa inyo yan. Pilito siya ng sumama, pilito siya nag pumilit na magsamba, magsamba na magsamba. Hanggang sa ngayon. Mula nung nag-iglesia ni Cristo po kami, naging malapit po kami sa Diyos. At isa pa po, nung aming pong pag-uugnayan ng mag-asawa ay hindi po katulad nung dating hindi pa po kami iglesia ni Cristo, madalas po kaming mag-away. Kasi hindi po kami nagkakaunawaan noon. Pero ngayon po, nung kami iglesia ni Cristo na, nalayo po sa bisyo yung asawa ko. Dati po kasi may bisyo yan. Ngayon, payapa na po ang aming sambahayan. Mas maganda yung nag-iglesia ako dahil una, dito ko nakita yung tamang daan. Ang kabutihang dulot ng pag-anib sa iglesia ay nakatawag ng pansin sa mga katutubo, katulad ni Resena. Yung nga po mga nakaroon, minaranasan po akong matinding pagsubok sa buhay namin. Nakakala ko hindi ko kaya lagpasan. Tapos may lumapit sa akin, yan sila nanay, na sumamba ako sa iglesia. Invite po nila ako hanggang nakinig po ako, nagtuloy-tuloy po yung pakikinig. Tumatagos sa isip mo at sa puso mo yung sinasabi ng ministro. Kasi po, talagang binabasa sa Biblia. Hindi po yung galing lang sa bibig ng tao. Sa iglesia po ni Kristo, lahat sasabihin nila sa inyo, gawa sa Biblia, babasahin talaga sa inyo. Kung ano yung pinagbabawal para lang mapabuti ka. Mga umanib sa iglesia ni Kristo, nakita ho sa kanila yung ganap na pagbabagong buhay. Itinalaga ng kanilang mga sarili. Nakita ho natin mayroong mga may tungkulin na mga katutubo. Sila na po ang nangunguna sa mga pagsamba at mga paglilingkod. Nakita po ng mga kapitbahay nila yung pagbabago, yung paninindigan ng ating pong mga kapatid. Kitang-kita po namin kung papaano po ang kanilang matibay na pananampalataya. Sapat na po iyon para po kami ay lubos na magalakan, masayahan doon po sa tiyak na pagtatamo po nila ng pangakong kaligtasan. Kung dati-rati ay sila ang nagsasakripisyo para makadalo ng pagsamba, ngayon ay sila na ang pamalagi ang pinupuntahan ng mga ministro upang madalaw at mapangasiwaan ang kanilang mga pagsamba. Dito talaga ang dilim po, no? Opo, talagang ilaw po, kulang po dito. Pinaplano na rin po ng gobyerno po na palagyan po ng ilaw dito. Sasabay po siya sa daanan po. Dito talagang kailangan, maingat po kayo pag bumababa. Opo, ito lang po sa ngayon yung nag-iisang daanan po eh. Eh dapat talaga, sanayan lang din po sa pagdaan po dito. May mga pagkakataon din na mag-isa kayo rito po, na umaakyat o pababa. Madalas po kasama ko po si Mrs. kasi nag-aalala din po si Mrs. Pero pag may sakit po siya,
Nagpapasama rin po kami sa may tungkulin po sa kapisanan po. Pero dito po, safe naman po yung lugar. Safe naman po at mataas pagkilala po ng mga kapatid po tsaka mga katutubo rin po dito. Sa mga ministro, pagka dumadalaw po kami, yun, masaya po sila. Papasalamat po na dadalaw po sila ng pamamahala sa pamamagitan po namin ng mga disenado po nila. Kayo, gaano kayo kasaya pagka nagpapasalamat yung mga katutubo po? Siyempre, yung pagod po namin at hirap talagang napapaway pagka nakikita po namin sila eh. Pagka nasa hangin breeze na po kami, medyo yan, nakakahinga nga na po kami. Kapagkat malapit na po dyan sa ano eh, sa sakayan po talaga. Sa nakakasakop po dito sa amin na sabang, kami naman po ang naaawa sa kanila kasi sila naman po ang umaakit dito. Nung doon pa po kami sumasamba, parang pinagpalit lang ang sitwasyon namin. Kami naglalakad noon, ngayon sila naman umaakit dito. Malaki ang kanilang pagpapasalamat sa mga ministro na nakikita at nararamdaman nilang naninindigan upang sila'y ipagmalasakit na magabayan, hindi lamang sa kanilang paumuhay, kundi higit sa lahat sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ito ay nagbunga ng kapanatagan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Kanawan. Masayang masaya po kami na nadadalaw kami ng mga manggagawa, ng mga ministro. Tapos madalas pa dito ang gagapangasiwa ng distrito. Yung pangangaral ng mga ministro, nakatanim sa isip ko at sa dibdib ko. Doon sa mga nagsisipuntang ministro dito, araw at gabi halos nagtitiyaga silang umakit dito. Malasakit talaga. Kung malayo sila, kahit na po may mga bagyo po, nakapunta po sila dito para po magturo po ng mga aral ng Diyos. Kaya po nagpapasalap din po sa mga ministro po talagang walang sawa pong umaakyat po dito para maihatid lang po sa amin yung mga aral ng Diyos. Masaya po. Sobrang saya po kasi natatamnan ka ng salita ng Panginoon. Dahil po sa kinasangkapan niya ang mga ministro. Yun na nagpapabago po sa aking buhay. Masasabi ko lang doon sa mga kapatid natin dito na hindi ako nagkamali bilang isang naging pinuno. Kung nag-atubili pa ako noon na hindi papasokin dito ang iglesia, ay wala na kaming kakasundalan. Hindi na kami maliligtas sa araw ng paghukom. Natanim na po sa amin yung aral ng Diyos na suamba po. Hindi ko po inano po yung kahirapan, basta ang mahalaga po nakakapaglingkod po kami sa Diyos. Hindi kami nagpapabaya sa pagsamba, hindi rin kami pinapabaya ng Diyos. Lalo na kung may mga problema kami. Ang ginagawa po namin, siyempre pagdating po namin ng sambahan, doon po kami nananalangin. Papasalamat nga po ako sa Iglesia dahil yung hindi ko natutunan sa ibang religion, sa Iglesia ko lang po natutunan ng napakagandang aral po. Tunay na pagbabagong buhay. Binibigyan nila sa amin ng mga salita na pagbabagong buhay para yung nakaraan namin ay malilimutan na namin.